Sampung mga bundok ang pinakamataas sa buong mundo. Saan nga ba natin ito makikita? Kung ikaw ay interesado, please stay tuned at panoorin mo ang buong video na ito. Intro, pasok! Ana Poynako. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa bansang Nepal. Ang bundok na ito ay may taas na 8.091 metro. At kilala ito sa Trekking Circuit. Alam niyo ba na 32% ng pagtatangka na mabot ang tuktok sa bundok na ito ay namamatay? Dahil nga sa circuit na ito na ginawa ay ang pag-ikot sa bundok at para magbigay ng mga tanawin mula sa mga dawalagari hanggang sa mga paglalakad sa bundok ng Annapurna Massive. Mayroong mga ruta ng Annapurna Sanctuary na kung saan ay hindi higit sa base camp upang magpatuloy sa pag-akyat sa mga tuktok nito na napaka-popular na. Nanga Parbat. Matuyong na bundok na ito na makikita sa nasa Pakistan. Ito ay may taas na 8.126 meter. Nasa loob ito ang distrito ng Diemer sa Gilgit-Baltistan Region, kandura ng mga Himalayas. Ang pangalan nito ay nagmula rin sa mga Sanskrit at nangangahulugang hubad na bundok. Ang isang mataas na bundok na ito ay napapaligiran ng birding lambak kahit saan. Ang Rupal Face ay maganda na may taas na 4,600 meter mula sa base nito. Manaslu. Ang bundok na Manaslu ay matatagpuan sa bansang nasa Nepal. At ito ay maabot sa 8.163 meter ang taas. Ang pangalan nito ay nagmula sa Sanskrit na Manasan, ang nangahulugang kaluluwa o talino. Sina Toshio Imanishi at Gyalzen Norbo ay unang nagtangkang abutin ang kanilang tugato noong Mayo 9, 1965 sa isang ekspedisyon ng Hapon. Ngunit ang kanyang pag-aaksaya ay hindi walang kontrobersya. Tila binalaan ang mga lokal na mamamayan ang mga membro ng mga ekspedisyon na huwag makuha ang tuktok ng lahat dahil ang mga nakaraang pagtatangka ay naghalit ng mga Diyos at gumawa ng mga albulak na pumatay sa 18 katao. Ang ekspedisyon ay nag-aabuloy ng pera upang muli maitayo ang durog ng monasteryo. Ngunit wala pa rin swerte at ang tuktok ay naabot lamang sa isang bagong ekspedisyon ng Hapon noong 1971. Dwalagiri. Ang bundok ng Dwalagiri ay nasa Nepal matatagpuan. Ito ay may taas ng 8.167 meter. Napakadali at ito ay unang natapos noong Mayo 13, 1960. Napaka-popular nito sa loob ng mga Annapurna Circuit dahil sa mukhang perpekto ang pagkakagawa nito. Ang Annapurna Circuit ay kung gusto mo ng trekking ang pinakamagandang bagay na magagawa mo, ito ay isang mahusay na ruta ng Himalayas na sumasaklaw sa 145 km na mga bundok na tanawin. Tumawid sa mga turong lupas sa taas ng 5,416 meter, ang pinakamataas na pass ng mga navigate sa buong mundo. At gayon pa man, ang pinakamalalim sa mundo ay ang Gadoki Canyon, tatlong beses na mas malalim kaysa mga Grand Canyon. Gayon pa man, ang bundok ay nakahiwalay, pinaghiwalay mula sa ibang bahagi ng mundo ng parehang canyon, kaya't ang first guide ay mas nakagulat. Chooyu. Ang Chooyu na bundok ay makikita ito sa Himalayas sa pagitan ng Nepal at Tibet. Nabitaas na 8.188 meter. Sinasakop nito ang bilang anim ng posisyon sa mga pinakamataas na bundok sa buong mundo at ang pang-apat sa loob ng piling pangkat na mga bundok na 8,000 metro. Ito ay isang mabuting bundok kung ituring sa iba. Dahil sa kabila ng taas nito, ito ay isa sa pinakamadaling akyatin. Bakit? Dahil ang mga descents nito ay banayad at tumataas ng paunti-unti. Bilang karagdagan, malapit ito sa Nang Lapas, ilang kilometro mula sa sikat na ruta ng kalakal na ito sa pagitan ng Tibet at ang Tsampo Sherpas.
Makalo, ang bundok na ito ay nasa Himalayas din, matatagpuan sa pagitan ng Nepal at Tibet. May taas nga ito na 8.485 meter. Ito ang pangatlong bundok na lumampa sa 8,000 metro sa Everest Massif sa Nepal. Ang isang ekspedisyon ng Pransya ay umabot sa rurok nito noong 1955 sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay lubos na mahalaga sapagkat isang kabuuang 10 explorer ang bumabang doon, kung saan ang karaniwang bagay sa oras na iyon ay isa sa dalawa sa buong pangkat ng pinalad. Lhotse. Gayon din sa Himalayas, sa pagitan ng Nepal at Tibet ito makikita. Mayroon itong 8.516 meter ang talagang isang tanyag na bundok dahil sa talagang malapit ito sa Mount Everest. Ang ruta sa tuktok ng Lhotse ay pareho na umakyat sa Everest mula sa Everest Base Camp hanggang sa dumaan ito sa Camp 3 at pagkatapos ay napunta sa Risk Corridor mula sa mga Lhotse Peaks mula sa naabot ang tuktok. Maaari nating sabihin ito ang Lhotse ay tulad ng maliit na kapatid ni Everest. Ito ay hindi ganong kaakit-akit at sa makatawid ay palaging hindi ganong masikip. Ang pangunahing rurok nito ay unang naabot noong 1956. Habang kilala bilang Lhotse Medal ay nananatili ng mas matagal. Mga dekada, hindi na pagmasdan sa paglaon. Umabot ito sa rurok noong 2011 sa pamamagitan ng isang ekspedisyon ng Russia. Kangchenjunga. Ang bundok na ito ay nasa loob ng Himalayas sa pagitan ng Nepal at India. At may taas na ito na 8.586 meter. Ang tatlo sa mga tuktok nito ay nasa hangganan sa pagitan ng dalawang bansa at ang dalawa pa ay nasa loob ng distrito ng Taplejung sa Nepal. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo hanggang 1852 na itinuturing noon at hindi dahil ang pagkaroon o taas ng Everest ay hindi alam. Ngunit dahil ang mga conclusion ay ginawang mali, matapos ang isang bagong pag-aaral ay natuklasan na. Sa katunayan, ang Kangchenjunga Mountain ay hindi ang pinakamataas sa buong mundo o hindi ang pangatlo lamang ito. Karakoram. Ang bundok ng Karakoram ay nasa pagitan ng Pakistan at China ito makikita na may taas na sukat na 8.161 meter. Kadalasan ay pinag-ikling mga acronym kito ang pangalan ay binigay sa negosyong ginamit ng Trigonometric Survey ang British India. Sa oras na iyon tila ang bundok ay walang tamang pangalan kaya nanatili ang pangalang iyon. At marami namang tumawag sa bundok na ito bilang ang Ligaw. At sa katunayan, kung nakita mo ang bagong version ng telepono, Limit Point or Break Point ay magiging pamilya ito sa iyo. Ang pelikulang mula noong 90s na pinagbidahan Keanu Reeves ay naging fotogranista ng mga peligrosong surface. Ngunit sa kumawang huli, ang mga surface ay naging akyatin at doon gumagawa ng pasukan ang kito. At ito ay sinalang-alang bilang sa mga mahirap bundok, mahirap akyatin, higit pa sa kanyang ate. Mukhang ang kito ay meron itong pangalawang dami ng mga matay sa mga tuntunin ng mga pag-akyat, kabilang sa lahat ng mga bundok na may taas na 800 meter o 77 ang pinakamatay. Pagkamatay ay binibilang sa isang kabuuang 300 na matagumpay na pag-akyat sa tuktok. Sa pagpiraso ng mga impormasyon, ang tuktok ay hindi naabot sa taglamig hanggang sa 2020. Ang pinakamataas na bundok ngayon na kinilala sa buong mundo na pinakamataas ay ang bundok Everest. Ang bundok Everest ay may taas na 8.848 meter at nasa Himalayas sa Tibet ito makikita. Isang autonomous na relihiyon ng China.
Sa mga unang Europeo na umakyat nito ay ang Prinsing Norgay at Sir Edmund Hillary noong 1953. Ang Everest ay may mga libro, koleksyon ng larawan at kahit mga pelikula. At ngayon, walang kakulangan ng mga larawang iyon na tumatiligsa ng mga tuktok nito at naging tulad ng Mecca. At maraming mga tao na pumipila upang makarating doon sa nakakatakot. Taon, baba taon, sa panahon ng pag-akyat, ang mga tao ay nagmumula sa buong mundo na sumusubok na magkaisa. Minsan may swerte at minsan ay hindi. Ang best camp na may tuktok, ang mga hindi nakakakuha ng mataas na iyon ay nasisiyahan pa rin sa mahirap na paglalakad sa mismong kampo. Sino ba naman ang hindi nakakilala ng bundok Everest o Mount Everest? Ang Mount Everest ay isa rin sa pinakatanyag na bundok sa buong mundo at hindi yun pinakakaila. Ito ay isang sikat na bundok sa buong mundo. Kung ikaw ay nagustuhan mo ang aking video, please don't forget to subscribe and click the button below, like and share. Maraming salamat!